Sinurpresa nga po ng Phoenix Suns ang lahat ng team sa ngayon. Sa ngayon nga ay may record ng Phoenix na 5 wins with only 1 loss. At kung ikaw ay fans ng Phoenix Suns ay siguradong matutuwa ka sa ipinakikitang performance ng Phoenix sa ngayon. Lalo na ang kanilang dalawang superstars na sila Devin Booker at Chris Paul. At masasabi na nga ba natin na sa ngayon ay potential playoff team na itong Phoenix Suns? Base sa inilalaro ng kanilang mga players? Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating videos and update sa NBA. Sinasabi nga po na dapat irespeto ang Phoenix Suns ng mga team sa ngayon, particular dito sa West Conference, dahil nga sa impressive na ipinakikita nito sa ngayon na laro at kung gaano sila kaseryoso sa kanilang kampanya this season. At makikita ngayon sa mga numero na kanilang inilalaro sa ngayon at syempre dahil na rin sa kanilang bagong addition sa team na si Chris Paul na talaga namang yung kanyang experience at basketball IQ ang gumagana ngayon sa Phoenix. Idagdag mo pa nga dyan itong si Devin Booker. At nakita na nga po natin yan, no, nung mag-join itong si Chris Paul last year dito sa OKC na isang rebuilding team, ay maganda ang itinakmo ng team at umabot pa nga sila sa playoffs. So ganyan nga po katindi ang impact at influence nitong si Chris Paul sa isang team. At pwede siguro nating sabihin na same thing na pwede niyang gawin dito sa Phoenix Suns na madala niya uli sa semis gaya ng ginawa nito sa OKC last year. Nag-average nga po ngayon sa Phoenix ng 12 points lamang itong si Chris Paul, mga kabasketball. Pero ang ibinibigay nitong tulong sa team ay yung kanyang talagang veteran leadership at NBA experience at yung right mentality for a good play. At syempre mataas na moral para sa isang young team at developing team na Phoenix Suns. So malaking boost nga po yan, no, para dito sa kanyang bagong team. Sinasabi nga po na kung magiging healthy itong si Chris Paul this year, ay hindi malayo na makapasok itong Phoenix Suns sa playoffs at maging isang legit contender para dito sa West Conference. Idagdag mo pa nga dyan itong si Devin Booker at DeAndre Ayton na maganda rin ang pinakikita sa ngayon, o masasabi natin na balancer para dito sa team. O kasama na nga po dyan yung mga role players ng team na sina Cameron Johnson at Mikal Bridges. At syempre ang isa pang veteran na si Jay Crowder na sa ngayon nga ang Phoenix ay may record na third best in terms of defense dahil sa kanilang mga role players. So sa akin pong opinion, mga kabasketball, hindi pwedeng i-underestimate ang Phoenix Suns this year. At hindi man buong buo ay masasabi natin na nakuha ng Phoenix Suns ang tamang timpla o chemistry sa ginawa nilang developing o rebuilding ng kanilang team. At nakikita na nga po natin ang resulta ngayon sa kaagahan at sa pag-uumpisa na umaarangkada na itong Phoenix Suns sa West, although masusubukan pa rin sila pagharap sa mga bigating team dito sa West Conference. Yan po ang ating aabangan. Well, sa ngayon, masasabi natin na isa sa mga dahilan kung bakit nasa top standing ang Phoenix ngayon ay dahil sa addition nitong si Chris Paul, kasama mo pa nga dyan, ito pong si Devin Booker. Ikaw nga, kabasketball, anong yung masasabi sa ipinakikitang laro ng Phoenix sa ngayon? So, i-comment mo na sa ibaba at pag-usapan natin, kabasketball. Well, salamat sa muling pagtutok at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe. Yan po mga kaibigan, ito po ang Super Chris TV. Stay safe lang tayo, mga kabasketball.